Hindi makapaniwala ang isang waitress na makatanggap siya ng tip mula sa isang customer. At hindi lang ito basta tip dahil ito ang magpapabago sa kanyang buhay. Pinamanahan lang naman siya ng humigit kumulang 2 million pesos at isang kotse. At ang nagbigay sa kanya nito ay ang napakasungit na matandang customer. Sino ba ang matandang ito at bakit ba niya pinamanahan ang waitress? Kwento natin ngayon ay magbibigay aral kung gaano kaimportante ang pagiging mabait, mapagpasensya at ang pagrespeto sa lahat ng tao kahit ano paman ang pakikitungo nila sa iyo dahil kalaunan ay kabutihan rin ang babalik sa iyo. Ika nga nila, kung anong itinanim, siyang aanihin. Si Melina Salazar ay matagal nang waitress sa Luby's, isang restaurant sa Brownsville, Texas. Sa araw-araw ay matyaga niyang pinagsisilbihan ng mabuti ang kanyang mga customers. Naiinis rin siya minsan sa mga masusungit na customers, ngunit kinokontrol na lamang ni Melina ang kanyang galit at pinagsisilbihan ang lahat ng customer nang nakangiti. Sa tagal ni Melina sa pagiging waitress sa Luby's ay marami na siyang nakasalamuhan ng mga tao na may iba't ibang ugali. Merong mga mababait, ngunit meron din namang napakasungit at hindi maganda ang trato sa kanya. At isa na nga dito ay si Walter Swords. Sa loob ng 7 taon, ang 89 years old na World War II veteran na si Walter Buck Swords ay isang regular na customer ng Luby's. Kilala si Walter sa pagiging strikto at sa pagiging masungit nito sa mga waiter at waitress ng Luby's. Marami ang nagsasabi na dahil isa siyang army noon, kaya ganun ang kanyang ugali. Madalas itong nagre-reklamo at napaka-demanding. Gusto niya na nasusunod ang lahat ng kanyang gusto. Nais niya na ang pagkain ibibigay sa kanya ay palaging mainit. At kapag nagkamali ang waiter or waitress na nag-aasikaso sa kanya, ay mumurahin pa niya ito. Dahil sa kanyang ugali ay walang waiter or waitress ang gustong magsilbi sa kanya sa tuwing pumupunta siya sa Luby's maliban kay Melina. Sa loob ng 7 taon ay si Melina lang ang nag-aasikaso kay Walter. Kahit alam ni Melina na mahirap siyang pakisamahan, araw-araw ay binabati niya ito na may ngiti. Kinakausap at pinapakinggan niya ang mga sinasabi ni Walter, lalong-lalo na ang mga reklamo nito. At kahit na sinusungitan at minsan ay minumura pa siya ni Walter, ay pinapahaba lang niya ang kanyang pasensya at inaasikasong mabuti si Walter. Hanggang sa nasanay na siyang pagsilbihan si Walter araw-araw. Ngunit isang araw noong 2007 ay nagtaka si Melina dahil hindi nakapunta si Walter sa restaurant para kumain. Ano ba ang nangyari kay Walter? Sanay na si Melina na nakikita niya araw-araw si Walter sa Luby's. Ngunit nung araw na hindi siya pumunta, ay tila ba may kulang. Dumaan ang ilang linggo at hindi pa rin nakapunta si Walter sa Luby's. Kaya nagsimula nang mag-alala si Melina. Alam ni Melina na walang kamag-anak si Walter sa lugar, kaya nag-alala siya na baka ano na ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng kasungitan ni Walter, ay tila ba nami-miss ni Melina ang presensya nito. Napagtanto ni Melina na hindi naman talaga ganun kasama si Walter. Nangangailangan lamang siya ng pagmamahal at atensyon dahil matanda na siya at nag-iisa. Hanggang sa may nabasa si Melina sa obituary ng isang newspaper na ikinagulat niya. Napag-alaman niyang pumanaw na pala si Walter noong July 15, 2007. Kahit na hindi maganda ang trato ni Walter sa kanya at sa ibang staff, ay hindi niya napigilang maging malungkot dahil sa loob ng 7 years ay siya lang ang nag-aasikaso kay Walter. Ngunit wala na siyang magagawa kundi magpatuloy sa buhay at ipagdasal na lamang si Walter. Pagkalipas ng 5 buwan, ilang araw lang bago magpasko, ay may isang abogado ang pumunta sa Luby's at hinahanap si Melina. Abogado pala iyon ni Walter. Nagtakas
nagtaka at medyo natakot si Melina dahil wala naman siyang ginawa kundi pagsilbihan si Walter ng pagkain. Nagulat si Melina nung sinabi ng abogado na isinali daw siya ni Walter sa kanyang last will and testament. Sinabi daw ni Walter na si Melina lang ang tanging tao na naging mabait sa kanya sa mga huling araw niya sa mundo. Araw-araw daw siyang pumupunta sa Lubis hindi lang para kumain, kundi para makita rin si Melina. Hindi makapaniwala si Melina na na-appreciate pala ni Walter ang lahat ng kanyang ginagawa dahil ang tanging naririnig niya lamang kay Walter palagi ay ang mga reklamo nito sa pagkain. Ang mga ngiti at pagiging mabait ni Melina ay napakalaking bagay na pala para kay Walter. At dahil dito, nais ni Walter na iwanan siya ng parte ng kanyang mana bilang pasasalamat sa walang sawang pag-aasikaso at pagiging mabait ni Melina sa kanya sa loob ng maraming taon. Gusto ni Walter na isipin iyon ni Melina bilang isang tip. Ngunit mas nagulat pa si Melina nung sinabi na ng abogado kung ano ang iniwang mana ni Walter para sa kanya. Ibinigay ni Walter kay Melina ang kanyang 2000 Buick na kotse at tumataginting na $50,000, umigit kumulang 2 million pesos. Hindi alam ni Melina kung maiiyak ba siya o matatawa sa kanyang narinig. Nagpapasalamat ng lubos si Melina kay Walter dahil ang kanyang ibinigay na di umano'y tip ay tiyak na makakapagbago sa kanyang buhay. Sana po ay may natutunan kayo sa kwento natin ngayon. Kung meron po kayong magandang storya na nais ninyong ma-feature dito sa page natin, ay mag-PM lang po kayo or mag-send ng email sa orepublic@gmail.com. At kung maganda po ang inyong storyang ipinadala, ay gagawan po namin ito ng video at ipopost dito sa page. Aasahan po namin ang inyong mga storya. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, pakiclick ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. And by the way, shout out dyan kina Jefferson Clamiano Ramos, Kinonoy, Nelson Season, Smiled Nathan Plays Games, Saddam Romulo, Arnie Minorca, 8 Kings Digital Printing, at Soviet Ball. Maraming salamat po. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!